Sir Idol, rapid all po. Humingi kami ng tulong sa iyo dahil dinala kami dito sa Barangay Alangan, Limay, Bataan. Inabandon na po kami ng agency ng Magic Knight. Walang maayos na iniwan kami dito, walang maayos na tulugan, walang pagkain, at sa mga palikuran, marumi. Pag tumatawag kami sa Magic Knight, hindi kami pinapansin. Kaya lumalapit kami sa iyo na tulungan mo kami na makaalis dito. Makakausap po natin si Roger Libudan. Isa po siya sa 48 na mga SG na humingi ng tulong sa atin ngayon na nasa Bataan sila. Sir Roger, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Idol. Ano nangyari dyan ngayon? Bakit inabando na kayo ng inyong agency? Opo, dinala po kami dito. Tapos pinapayaan kami. Inabando na kami ng agency na Magic Knight. Okay, nakatira kayo ngayon sa, ano yan, barracks? May barracks po kami dito na maliit. Ikan po kami dito. Okay, bakit kayo pinabayaan ng agency? Ano nangyari? Ang pagkakas namin noong February 24, inala kami dito, February 24. Tapos, deploy ko na February 25. Si Reynaldo Corpus, Branch Manager ng Magic Knight Security Agency. Mr. Corpus, magandang umaga. Magandang umaga mo. 48 po ng mga security guards ninyo, inabandona niyo po sa... Hindi po namin sila inabandona po. Ganito po kasi may kunting problema lang po sa ano namin, sa kontrata. Hindi lang agad nila na-release dahil may papel lang na kulang. Okay, in that case, sir, dapat magpadala kayo ng pagkain. Wala silang kinakain eh. Hindi, sir. Pinapadala namin siya, sir. At saka, may tindahan niya ako na babayaran doon ngayon, sir. May tindahan po ako na babayaran doon. At saka, araw-araw po, pinapadala po namin sila ng pera pangbili ng bigas at saka pangulam. Okay, nagpapadala kayo ng pambili ng bigas at saka ulam. At saka po, yan sila. Naka-DTR po yan sila. Naka-daily time record? Opo. So, tuloy-tuloy pa rin yung bayad sa kanila kahit na wala pa silang duty, ganun ba? Opo. Okay. Kaya inano lang po namin, hinintay lang po namin yung pag-release itong araw na to yung sa ano namin, yung sa kontrata at saka sa NTP namin, Notice to Posting. Sir Roger, sabi po ng inyong agency, tuloy-tuloy naman daw po yung pagbigyan nila ng ayuda sa inyo at pera, nagpapadala daw para pambili ng pagkain at naka-DTR daw po kayo. Tama ba, Sir Roger? Sabi po ni Mr. Reynaldo Corpus. Hello, sir. Sinungaling si Corpus. Mr. Corpus, sinungaling ka raw po. Ilang araw na po, hindi na po sila kumukontak po sa akin. Hindi na kumukontak. So, ibig sabihin, sir. Yung ano namin, hinintay namin yung tawag nila kung magano kami ng ayuda sa kanila. Kasi ang pinapakiusap po sa amin ng main office namin na kung pwede, pababain muna sila dito sa office. Pauwiin muna sila, pagkatapos kung ma-approve na yung notice to posting namin, ibabalik namin sila po sa sir, duty. Sir, makinig ka, sir. Okay, kasasabi lang mula sa bibig mo na iniintay mo lang na sila'y tumawag sa inyo. Grabe ka naman. Dapat kayo po ang tumatawag sa kanila, kayo po nangungumusta, tingnan yung kanyang kalagayan. Huwag nyo na po intay na sila po'y magugutom at mamatay sa gutom bago kayo umaksyon. Sir naman. Tapos okay, ngayon, sila pang may problema, sila pang sinisisi nyo. Kung wala kayong ginagawang mali sa kanila, then hindi na dapat sila lumapit sa amin. The fact na lumapit sila sa amin, ibig sabihin, meron talagang problema nangyari dyan ngayon sa inyong agency. Sir naman, wag mo lang pinagluloko. Yan nga, sir. Nagpadala po kayo sa kanila ng pera, 2,000, 3 times lang. 65 po sila nung umpisa hanggang sa lumit ng lumit. Nagbigay pa ako ng 4,000. Pagkatapos, nung lahat na asset ko doon, binigyan ko naman sila ng 4,000, sir. 8,000? Sir. Hindi lang ano yan, sir. Kasi nakikiusap kami na nung ano sana, pizza 8, magbaba. Sir, ganito gagawin mo, sir. Pumunta ka doon sa site, ikaw mismo ang pupunta doon at tanungin mo yung kanilang kalagayan at kung kinakailangan sila ipu-pull out na, pauwiin na dahil wala na silang kinakain, then gawin mo kung ano yung nakabubuti para sa kanila, hindi para yung sa yung agency. Yes, sir. Yung nga ginano namin, sir, na i-pull out sana sila nung pizza 8. Pero ayaw nila umuwi. Sir Roger. Yes, sir. Gusto nila po kayo i-pull out? Hindi po, sir. Sinungaling yan, sir. Yung mga binibigay sa amin, may mga resibo kami sa kanyang nagpapalala, isang bisis lang kami kumakain. Tapos yung mga pangako na, sir, hindi na binibigay yung sahod namin. Hanggang ngayon, sir, hindi na binibigay yung sahod namin. Okay. Sir Roger,
Magpapadala po ako diyan ng reporter para magbigay ng mga bigas sa inyo at pagkain. Okay? At the same time, magsasama rin kami ng taga-sosya para tingnan yung inyong kalagayan. At kapag nakita talagang dehadong-dehado kayo diyan, abay may kalalagyan po itong agency. Okay? Pati yung dole po, sir, papapuntay namin diyan. Dole at saka sosya, magbibisita. Pero for the meantime, yung reporter po namin pupunta diyan para magdala po ng mga pagkain. Okay? Apo, sir. Salamat, sir. Sige po. Ngayon po mismo, magpapadala po ako ng pera dyan sa inyo, okay? Okay, sir. Salamat. Sige po, sige po. Mr. Corpus? Yes, sir. Next time, huwag ka na magsinungaling, ha? Kasi nabubuking ka. Mahina ka magsinungaling. Booking na booking ka. Mas naniniwala ko din sa grupong ito kaysa sa'yo. Hindi kita kilala, sir, ha? Yes. Pero para sa akin, sir, nagsisinungaling ka. Why? Kasi po, itong 65 ng mga security guard, hindi naman ito tatawag sa amin ng ganun-ganun na lamang at nanggagalaiti kung ninalagaan nyo sila. The fact na tumawag sa amin ito at nanggagalaiti at meron pinanggagalingan yung kanilang galit, ibig sabihin talagang nadidihado sila. Ganun lang kasimple yun, Mr. Corpus. And I've been doing this for 20 years now and more. At alam ko na yung taong sinungaling ka at saka hindi. Hindi. Nagsisinungaling ka. Okay. Yung nga inaano ng minok... Sir, wag na. Yung bibig mo may, pasakong pa ng silian eh. Sa sobrang sinungaling mo. Mamay, papasala ko pa kayo eh. Sige na, umalis ka na muna dyan. Sige, Sir Roger. Ngayon po mismo, papadala ko ng pera sa inyo. Okay? Papadala ko ng pera at mga pagkain. At si reporter ko pupunta dyan kasama yung sosya at saka dole. Okay? Salamat. Wag niyo po ibang telepono. Kakausapin po kayo ng reporter namin, ha, Sir? Pa. Thank you po. Sinungaling tong agency na ito. Hey. Hindi naman tatawag itong mga pobreng SG kung inalagaan nyo sila. Bakit sila magreklamo kung totoo yung pinagsasabi mo na pinapadala mo ng pera tapos naka-DTR sila? Hindi ito. Kaka-high blood to eh. Imbis na lumalamig na ako na. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Katumpi ng naaamin. Thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo pong tiwala, lumalakas at lumalaki po ang ating programang Wanted sa Radyo. Kung wala po kayo, wala pong Wanted sa Radyo, wala pong Rafi Tulfo. At yung inyo pong pag-join sa ating samahan, RTIA, YouTube channel, malaking bagay po ito na nagiging daan upang yung mga kaso at problema na inilalapit po sa atin na bibigyan ng solusyon. Kumikilos po ang mga kinaukulan dahil nakita po nila yung puwersa natin na hindi nila basta-basta pwede ma-disregard yung puwersa na meron po tayo. We have the power, we have the strength. In numbers, we have strength. Naobliga po silang umaksyon because they know na tayo po'y solid, buong-buo po tayo na para kapag halimbawa hindi sila umaksyon, babalikan natin sila at meron silang kalalagyan sa numerong meron tayo. 19 million subscribers na po tayo. Saludo po ako sa inyo lahat. Salamat po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.